ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bomborani Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Webes, Marso 14, taong 2024. Ngayon sa ating mga headlines, ang Army Chief sinabing pinagsasanay na mga sundalo para sa bagong tungkulin sa external defense. Ang Department of Justice kinumpirma ang promosyon ng appointment at unappointment yan na naabot sa 122 ng mga prosecutors. Si Commission on Higher Education Chairman Prospero De Vera pinabulaan na ng mga parata ng isang suspendidong opisyal ng komisyon. Ang Philippine General Hospital naman hindi muna tumatanggap ng mga pasyente matapos ang sumiglap na sunog sa kanilang pasilidad. Ito namang bangkay ng treasure hunters na natrap sa kuweba na retrieve na sa bukid noon. Sa ating international news abangan, dahil 27 mga bansa sa European Union, inaprubahan na ang 5 billion euros na military aid sa Ukraine. Sa ating balitang pampalakasan, Pac-Man team nakahanda na sa posibleng laban kontra sa undefeated American boxer na si Conor Benn. Live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Nagsasanay na ngayon ang mga sundalo para makatugon yan sa tawag ng sitwasyon. Ayon kay Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido na ito ay bilang pagtalima sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-transform ang hukbong katihan sa bago nitong tungkulin na tutukan nga itong external defense mula sa dating ginagawang pagtugon sa internal conflict. Ayon kay Galido, pangunahing pinagtutuunang pansin nila ngayon ay kung papaano sila i-organize bilang mga professionals at kung papaano palalakasin ang kanilang support system. Inihalimbawa pa ni Galido ang Combined Army Training Exercises o itong kung saan ilalagay sa isang lugar ang maraming units mula sa iba't ibang parte ng bansa. Ito ay ang ginagawaan niyang simulation exercises ng mga sundalo para sa posibleng security situation kung saan posibleng sakupin ang ating bansa. Paliwanag pa ni Galido, katulad din ito ng basketball na kailangang nagpa-practice para maging magaling at manalo sa laban. Samantala, sinabi ni Galido na bahagi rin ng reorganization ng Philippine Army ay ang pag-tap nila sa common skills na meron ang mga sundalo pero hindi certified kaya nakikipag-ugnayan na sila at nakikipag-partner sa TESDA para rito. Binigyan din ni Galido na hindi lang naman kasi paghawak ng baril ang dapat matutunan ng mga sundalo, kundi dapat ding maging marunong sa iba pang skills para yan sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Kabilang sa mga skills ng mga sundalo na kinukuhanan nila ngayon ng certification sa TESDA, driving, cooking at office management. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Justice ang promosyon na aabot sa 68 prosecutors at appointment naman ng 54 na iba. Ginawa mismo ni Justice Secretary Sus Crispin Remulla ang anunsyong ito kasabay ng pag-iikayat sa mga ito na sundin ng zero backlog policy. Sa isang payag naman, sinabi ng Department of Justice na 122 ng mga prosecutors, 5 ang mula sa Office of the Security and Justice Prosecution Staff na napromote na. Ang iba naman ay nasabing numero ay mula naman sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Calabar Zone at maging sa Metro Manila. Ayon pa kay Remulla, pinakamataas na posisyon na iginawad sa Prosecutor 5 at Prosecutor 4 na ibinigay naman sa mga nakatalaga sa Office of the Secretary of Justice Prosecution Staff at Regional of Provincial at City Prosecution Offices. Dahil dito, inaasahan ng ahensya na matugunan ang kasalukuyang mabigat na trabaho sa prosecutorial force at matiyak ang mabilis na paglutas sa mga kaso. Layo na rin ito na muling buhayin ang tiwala ng mga tao sa criminal justice system ng Pilipinas. Oras, 4 na minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali.
Mariing pinabulaanan ni Commission on Higher Education Chairperson Popoy De Vera ang mga ibinabatong paratang sa kanya ng isang suspindidong opisyal ng komisyon na si Commission on Higher Education Commissioner Aldrin Darilag. Ginawa ni De Vera ang pahayag matapos nitong sampahan nga ng reklamo sa ombudsman ng suspindidong opisyal. Kabilang sa mga reklamong inihain laban sa naturang commissioner ay ang paglabag sa graft and corruption at maging ang grave abusement of authority. Pinaratangan ni Darilag si De Vera na binigyan nito ng pabor ang Aspen o isang supplier para makakuha ng kontrata sa naturang komisyon. Bilang tugon ay sinabi naman ni De Vera na wala siyang kontrol o posisyon, wala siya sa posisyon para magawang manipulahin ang mga procurement ng ahensya. Ito ay bahagi-aniya ng Bids and Awards Committee ng Commission on Higher Education. Iginiit pa nito na ang anumang issue hinggil sa paglabag sa bidding procedure ay dapat na ilapit sa CHED Commission and Bank o ng sa Board of Regents ng mga SUCs para maresolba ito. Nilinaw nito na ang dahilan ng pagkakasuspindi naman netong si Darilag sa loob ng 90 araw ay nagmula naman yan sa direktiba ng Office of the President na siya namang inissue ng Executive Secretary. Bukod dito ay naglabas na rin ng kautusan ng Office of the President sa Commission on Higher Education na bumuo ng mga fact-finding committee na tututok naman sa aligasyon laban kay Darilag. Samantala, mabibigyan na ng Social Security System coverage ang nasa mahigit kalahating milyon ng mga temporary government workers sa Pilipinas. Bahagi ito ng membership expansion program ng Social Security System na layuning mabigyan maging ng temporary government workers ang eligibility para yan sa compensation benefit nito. Ayon sa naturang state-run firm, sa ilalim ng kanilang programa ay mabibigyan ng benepisyo ang mga state employees na nasa ilalim naman ng job order o contract of service arrangements na kapwa hindi naman covered ng government service insurance system. Ang naturang programa ay pinangalanan ng Kasangga Collect na nagpapahintulot sa mga temporary public workers na magparehistro ng kanilang sarili bilang self-employed member habang ang kanilang namang mga organizations ang magkokolekta at magre-remit ng kanilang mga contributions sa SSS. Samantala, kaugnay nito hinikayat naman na Social Security Service System Executive Vice President for Branch Operations Sector Walter Agas ang iba pang mga local government officials at public sector leaders na mas palawigin pa ang social security protections na kanilang mga constituents at colleagues sa pamamagitan niya ng subsidizing ng kanilang monthly contributions. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balitaan sa oras na ito, ay itinigil muna ng Philippine General Hospital o PGH ang pagtanggap ng mga bagong pasyente matapos nga itong nangyaring insidente ng sunog kahapon. Ayon kay Philippine General Hospital spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, ginawa nila ito para yan sa kaligtasan ng mga pasyente, lalo't limitado itong mga lugar na maaaring magamit sa naturang ospital. Nakakordon pa rin kasi ang section nito na naapektuhan nga ng naturang sunog habang nagpapatuloy nga ang isinasagawang investigasyon ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Sa kabila nito, naibalik na rin sa kani-kanilang ward ang 173 pasyenteng indelikas kahapon dahil yan sa naturang sunog. Pinapayuhan naman ang ibang nais na magpagamot sa na magtungo muna sa ibang pampublikong pagamutan na malapit sa kanilang pasilidad kagaya ng ospital ng Maynila na nasa Rojas Boulevard sa naturang syudad. Inatasan naman ng Department of Agriculture ang pamunuan ng National Food Authority na bigyan ng priority ang paglalaan ng buffer stock bilang paghahandayan sa mga disaster response tuwing may kalamidad na tumatama sa ating bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa na kabilang sa mandato ng National Food Authority na masigurong sapat ang supply ng stock ng bigas. Layon itong matugunan ang mga pangunahing pangailangan sa pagkain
in particular na ang bigas ng mga residenteng sinalanta ng kalamidad. Mahalaga rin anya na may sapat ng buffer stock ang ahensya para sa disaster response agencies, katulad na lamang yan ng Department of Social Welfare and Development. Iniulat rin kasi anya ng State Weather Bureau ang posibleng banta ng La Nina sa ating bansa pagkatapos naman ang pananalasa ng El Nino phenomenon. Kabilang rin sa priority list ng National Food Authority ay ang Office of the Civil Defense, National Disaster Risk Reduction and Management Council at maging itong Bureau of Jail Management and Penology. Wala rin patid ang pagbili ng ahensya ng mga bigas sa mga magasaka ngayong simula na ng anihan. Naglaan na rin ang National Food Authority ng 17 billion pesos para yan sa pagbili ng palay sa mga magasaka kasama na ang natirang pondo nito noong nakaraang taon na abot naman sa 8 billion pesos. Samantala, pinamamadali na ni House Health Committee Chair at Batanes Congressman Sir Yaco Gato Jr. ang pagrepaso nga sa mga panukalang batas para sa pag-upgrade at modernisasyon ng mga ospital dito sa ating bansa. Ito ay matapos ang nangyaring sunog nga sa bahagi ng gusali ng Philippine General Hospital kahapon. Ayon sa mambabatas, dapat bigyang priority itong mga panukala para magkaroon ng mga hakbang sa kaligtasan mula sa sunog at mga advanced na kagamitang pang-medikal. Sa katunayan aniya, hindi lang ito ang unang pagkakataon na nagkasunog nga sa naturang ospital, partikular na dito sa Philippine General Hospital, kundi maging noong taong 2021 sa kasagsagan pa rin niya ng COVID-19 pandemic. Gayunpaman, bagamat nangyari aniya itong insidente sa naturang pasilidad, sinasalamin nito na ang malaking pangangailangan na i-upgrade na itong lahat ng public hospital sa Pilipinas at mamuhunan sa infrastruktura. Dagdag pa ng kongresista, hindi lamang ito tungkol sa gusali at mga kagamitan, kundi pagtitiyak o pagtiyak sa kalidad ng healthcare ng lahat ng mga mamamayang Pilipino. Mababatid na inilipat sa iba't ibang Department of Health Hospital sa Metro Manila ang mga pasyenteng naapektuhan nga ng naturang sunog, habang wala namang naitalang nasawi sa naturang insidente. Na-recover naman ng mga otoridad ang bangkay ng dalawang minor de edad na naganap o sa naganap po ay nasunog noong Linggo. Diyan po yan sa Sunday Street Star Interior, Barangay Poblasyon, Mandaluyong City. Yan po mga kabumat Christianation ay naganap kagabi. At batay nga sa datos ng Philippine National Police Scene of the Crime Operatives at maging ng Bureau of Fire Protection, ang biktima ay isang 15 taong gulang na batang babae na nasa grade 10 ang baitang. Kasama rin itong nasawi ang 6 taong gulang na lalaking kinder student. Ayon sa ina ng mga biktima, nagmula umunong sunog sa ikalawang palapag ng bahay kung saan natutulog ang kanyang dalawang anak. Mabilis naman na kumalat ang apoy matapos dahil po yan sa pawang mga gawang light materials ang naturang bahay. Umabot rin ito sa ikalawang alarma, kaya naman di na nagawang masigip pa ang magkapatid na biktima. Higit 50 kabahay naman mga kabambat Christianation ang nadamay sa naturang sunog, habang 150 naman ng mga pamilya ang nawalan ng tirahan. Pansamantala itong nanunuluyan ngayon sa Community Center ng Barangay Poblasyon. Batay sa ulat naman ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog bandang 1:52 ng madaling araw. At sa ngayon ay patuloy pa rin isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng nasabing insidente. Sa dagdag pa mga pag-abalita, kinumpirma naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakatakdang ma-discharge o lumabas sa ospital ang kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos. Ito ngayon matapos na ma-confine ang dating unang ginanga dahil yan sa pneumonia at lagnat ngayong araw ng Webes. Sa panayam naman kay Pangulong Marcos Jr., kanyang sinabi na pagaling na raw ng pagaling ang kanyang ina. Sinabi pa ng Pangulo na nais niyang umuwi na ang kanyang ina at in good spirit ang dating ng unang ginang. Magugunitan na pinayuhan ng kanyang mga doktor ang dating unang ginang na magpahinga muna sa ospital hanggang sa makumpleto nito ang kanyang mga ininom na antibiotics at na inirekomenda naman para sa kanya. Si dating First Lady Marcos ay 74 taong gulang na. Oras 14 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, kumuha tayo sa ating mga kasamahan. Ito namang magandang ani ng bigas na may inaasahan ngayong taon. Ito namang si Finance Secretary Recto, inaasahan din ang surplus ng ilang produkto dahil yan sa El Niño. Ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Inaasahan ang magandang ani ng bigas sa bansa ngayong taon. Itong inihayag ni Department of Finance Secretary Ralph Recto, base na rin niya sa ibinigay na katiyakan sa kanya ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Paliwanag ni Recto, dahil tumaas ang presyo ng bigas noong nakaraang taon, maraming nagtanim ng mga magsasaka. Gumamit din daw tayo ng drought resistant seed kung kaya't inaasahan ang mas malaking ani ngayong taon. Ayon pa kay Recto, kung sakasakali namang kapusin sa supply ng bigas, mayroong nilagdang kasunduan ng Pilipinas at Vietnam na mag-angkat ng bansa sa oras sa tayo ay mangailangan. Bukod sa bigas, mayroon din anyang surplus sa manok, itlog at gulay. Dahil sa El Niño rin anya ay magkakaroon ng sapat na supply ng isda sa bansa. Gayunpaman, dahil naman sa African Swine Fever Virus, nakararanas pa rin ng problema o kakapusan sa baboy. Good news is inflation is on a downward trend. We're within the range of 2-4%. I have assurances from the Secretary of Agriculture na mukhang maganda naman daw yung what to expect this year. Halimbawa, palagay ko, base sa aming pag-uusap, maganda ang harvest ng bigas this year. Generally, it looks like we will have a better harvest this year for guys. Samantala, kaugnay ng balitang ito, nakikita naman ni Recto ang potensyal ng bansa na maging 14th na lalago ang ekonomiya sa mundo pagtuntong niya ng 2050. Sa pulong balitaan, sinabi ni Recto na ang bansa ay on track o nasa tamang landas upang makamit ang goal. Nang matanong ang kalihim kung paano ito makakamit ng bansa, binigyan din ni Recto ang existing resources ng Pilipinas. Precisely, we are a young population with many countries are aging. Our average age is 25, we speak English, we have many natural resources, and in minerals we have reserves of $6 trillion. Think about that. Wala pa ilang is, pero marami tayong minerals. Among others, napakagandahan ng ating bansa for tourism, ito yung mga low-hanging fruit that we have a comparative advantage. Inaayos na natin yung airport, halimbawa. Yung idea, which will double the passengers, matulong yan sa... We are privatizing many of our regional airports. May DOT tayo sa Dagitigan Airport, which is a model now for Bohol, for Puerto Princesa, for all the other airports also. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Right time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kabombo at Kasir Nation, dumipensa ang lokal na pamahalaan ng Sagbayan Bohol sa mga aligasyon hinggil yan sa kontrobersyal na resort na itinayo nga sa gitna ng Chocolate Hills. Ito ay matapos ang magkakasunod na naging pahayag ng Department of Environment and Natural Resources, maging ng Department of Tourism at maging ng ilang mga mambabatas kaugnay sa umunoy mga paglabag ng naturang viral na Captain's Peaks Resort na pumukaw din ng batikos mula sa publiko. Sa isang pahayag ay sinabi ni Office of the Sagbayan Mayor Executive Secretary Felito Pon na wala silang natanggap na anumang temporary closure order mula sa Department of Environment and Natural Resources laban sa naturang resort. Aniya, kahapon lamang doon nila nalaman na mayroon pang kautusan ng nasabing ahensya na ipasara nga ang naturang resort dahil wala naman aniyang ibinibigay sa kanilang furnished copy nito. Sad pa ni Pon, kung batid-anya nila ito ay hindi na nila paihintulutan pa
for renewal nga ang nasabing resort. Kaugnay nito ay sinabi rin niya na mayroon silang natanggap na ilang aplikasyon na may kaugnay sa nasabing resort noong taong 2018. Ngunit ang mga ito naman, Anya, ay nai-refer na sa Protected Area Management Board. Gayunpaman, ay giniit naman ng opisyal na agad nilang i-revoke ang business permit ng nasabing resort kung mapatunayang may naging paglabag ito sa batas. Kung maalala, una na rin sinabi ng Department of Tourism na hindi accredited sa kanilang tanggapan ang naturang kontrobersyal na resort. Habang ito naman ang Department of Environment and Natural Resources ay sinabing naglabas ito ng Notice of Violation laban dito ng dahil yan sa pag-ooperate ng walang kaukulang permit o certificate. Habang kasalukuyan na rin itong pinaiimbestigahan ng ilang mambabata sa Senado upang alamin kung gaano kalawak ang naging paglabag nito at kung paano nakalusot ang pagtatayo nitong resort sa gitnayan ng naturang Chocolate Hills. Isinusulong ngayon ni Anak Kalusugan Portis Representative Ray Reyes na ibaba ang documentary stamp tax sa mga lotto tickets ng PCSO at nang sa gayon ay mas maraming mga Pilipino ang makikinabang sa medical assistance funds ng ahensya. Ayon kay Reyes, ang pagbabawas sa documentary stamp tax na sa 10% mula sa kasalukuyang 20% ay lalong magpapalakas pa sa kabuuang pondo ng Philippine Charity Sweepstakes Office Medical Access Program. Batay sa datos ng ahensya, madadagdagan ng 4 na bilyon ang kanilang charity fund para yan sa medical assistance dahil yan sa pagbabawas ng naturang tax. Sinabi naman ng kongresista na ang charity fund ng ahensya ay umabot na sa 18.3 billion pesos noong nakaraang taon, subalit 67% naman o nasa 12.2 billion pesos ay napunta sa documentary stamp tax. Ayon pa kay Reyes, sa naging pagdinig ng Kongreso, dapat alaman din na malaking porsyento ng charity fund ng ahensya ang kinakain ng documentary stamp tax. Dahil dito, tinatayang aabot sa 11% lamang o 2 billion pesos ang nailagay ng medical access program ng ahensya noong nakaraang taon. Inihiyag din ang mababatas na para sa taong 2024, tinatayan naman ng Philippine Charity Sweepstakes Office na nasa 14 billion pesos ang magagastos para sa naturang tax at nasa 1.68 billion pesos naman ang magagamit para yan sa mga beneficiaries ng Medical Access Program. Sabi ng mababatas, isa sa may akda ng House Bill No. 9277 o ang Capital Markets Efficiency Promotion Act na layong abiyendahan ng tax code sa pamagitan naman niya ng pagbaba sa stock transactions mula yan sa 0.6% sa 0.1% sa stock value. Ang nasabing panukalang batas ay magusulong din para ibaba ang documentary stamp tax ng Philippine Charity Sweepstakes Office mula 20% at magiging 10% na lamang ito. Ang House Bill No. 9277 ay inaprobahan sa third and final reading kung saan 270 ng mga kongresista ang bumoto ng pabor, 3 naman ang kontra at 1 ang nag-abstain. Sa karagdagan pa rin mga balita sa oras na ito, nagpaabot din ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga Filipino seafarers na biktima ng pag-atake ng Houthi rebels sa Gulf of Aden. Ayon sa ahensya na mahagi ito ng 10,000 pesos na tulong, pinansyal yan sa ina ng isa sa dalawang tripulante habang may bukod din na tulong na ang natanggap naman ng naulilang pamilya ng isa pang seafarer na nasawi nga sa naturang insidente. Bukod dito, ay nakatanggap din ng tig 20,000 pesos na cash at food assistance ang 11 tripulanteng nakaligtas sa nasabing pag-atake na pawang mga nakabalik na muli dito sa bansa. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, ang tulong at suporta na kanilang ipinamahagi sa naturang mga biktima at kanilang mga pamilya at bahagi yan ng kanilang pagkilala sa mga pagsubok na kinakaharap ng mga survivors sa ginawang missile attack ng Houthi rebels sa kanilang barko. Matatandaan na nitong Marso 6 ng kasalukuyang taon, dalawang Pinoy seafarers ang nasawi sa pag-atake ng Houthi rebels, habang 13 naman sa kanila mga kasamahan ang nakaligtas, ngunit 3 sa mga ito ang sugatan. Inihinig naman ng Commission on Population na isa ang labis na paggamit ng social media sa mga pangunahing sanhi ng nagkakaalarmang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng teenage pregnancies sa Pilipinas.
and kay Popcom Knowledge Management and Communication Division Acting Chief Maylene Kiray. Ito ay sa kadahilan ng labis raw ang pagkakalantad ng mga kabataan sa pornography. Batayan niya sa isang pag-aaral patungkol sa Young Adult Fertility and Sexuality sa Pilipinas noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic ay nakapagtala ang bansa ng paglala sa bilang ng mga lantarang pornografiya sa social media. Samantala, ayon naman sa Philippine Statistics Authority and Civil Registry Records, ang mga kaso na naitara ng teenage pregnancy sa buong bansa ay tumaas naman mula sa 130,000 noong 2021 patungo yan sa o mula yan sa 150,000 sa nabilang po na naitara noong taong 2022. Kung kaya't inminukahin naman ng opisyal na dapat ipatupad ang mga lokal na pamahalaan ng pag-asagawa ng sex education programs sa mga batang may edad na 10 hanggang 19 na taong gulang na kabataan upang mabigyan ng mga ito ng kaalaman at mabawasan na rin ang kaso ng teenage pregnancy sa Pilipinas. Samantala, nagwawala ang Philippine Statistics Authority sa kumakalat na sa social media posts na namimigay umano sila ng cash aid sa mga nagparehistro sa Philippine Identification System. Batay sa kumakalat na post, makatatanggap umano ng 5,000 piso ang nagparegister sa PhilSEES at sa mga mayroon ng national ID. Ngunit marini itong pinabulaan ng naturang ahensya at sinabing walang katotohanan ito. Binigyan linaw din ng ahensya na kahit maaaring gamitin ang national ID sa iba't ibang transaksyon kabilang na ang pagtanggap ng benepisyo at ayuda mula sa ating pamahalaan, ito ay hindi otomatikong ibinibigay dahil may mga rules and regulations sa mga ahensyang magbibigay ng anumang klaseng asistensya. Kaugnay nito, sinabi rin ng aktor na si Matteo Godicelli na walang katotohanan ng gumakalat na video na kabilang sila ng kanyang asawang si Sarah Jeronimo sa namimigay nga ng naturang cash aid para yan sa mga nagparehistro sa PhilSEES o itong sa mga mayroong national ID. Ito raw ay isang scam at kinakailangang mag-ingat ang publiko. Dahil dito, pinaalalahan na naman ng Philippine Statistics Authority ang publiko na huwag basta-basta magbigay ng personal na impormasyon kapalit ng anumang halaga. Bombo International News. Ibinunyan ng United Nations Agency for Palestinian Refugees na napatay ng mga Israeli forces ang isang staff nila at sugatan naman 22 iba pa. Naganap ang insidente habang nag-asagawa sila ng food distribution center sa Rafah ng Southern Gaza Strip. Sinabi ni UNRWA Chief Philip Lazzarini na binabaliwala raw ng Israel ang mga international na mga tulong. Iniulat naman ng Hamas-run Health Ministry na nagasagawa ng airstrike ang Israel na ikinasawi naman ng 5 katao. Ang Rafah ay siyang lugar na tinakbuhan ng nasa 1.4 million ng mga Palestino matapos na pagtingin pa ng Israeli Defense Forces ang kanilang military operation. Mula nang magsimula ang labanan ng Israel at Hamas sa Gaza ay pumalo na sa magit 31,200 na mga individual ang napatay. Magugunit ang nagpasya sa United States na maglagay ng temporaryong pantalan para may madaanan ng mga barko na may dalang mga tulong na pagkain sa mga naapektuhan ng naturang kaguluhan sa Gaza. Bombo Sports News. Abay, nakalatag na ang ipinatutupad na seguridad sa opening ceremony ng Paris Olympics. Ayon kay French Interior Minister Gerald Darmanin, na kahit na wala silang namumonitor na banta mula sa terorista, ay minabuti nilang higpitan ng seguridad sa Olympic at Paralympic Games sa Paris. Inaasahan kasi na mahigit 600,000 na katao ang manunood sa opening ceremony kung saan ilan sa mga plano nila ay gawin ang opening ceremony sa outdoor dahil sa tiyak na kulang ang magiging kapasidad sa ng Stade de France, ang pangunahing stadium. Ilan sa mga maaaring paghigpit ay ang pagbabawal naman sa paggamit ng mga drones. Napatay ang isang prison guard ng pagbabaralin habang nagmamaneho papasok sa loob ng Ilocos Sur Provincial Jail sa Bantay, Ilocos Sur.
Makikita sa kuha ng CCTV footage ang isang motorcycle rider na naghihintay sa tabi ng kalsada papasok ng pasilidad. Pagdating naman ng sasakyan ng biktima, biglang pinagbababaril ng rider ang driver nito. Ayon naman sa investigasyon ng lokal na pulisya, 7 beses raw na binaril ng caliber 45 na baril ang biktima na si Jason Parchamento na may edad po na 45 taong gulang. Nakatakas naman ang suspect sa likod ng nasabing krimen. Samantala, tumagi namang magkomento ang mga kinakasama o ang kinakasama ng biktima habang patuloy pa rin ang investigasyon hinggil sa posibleng motibo. Tumanggi rin ang pulisya na magkomento kung ang pamaril ba ay may kaugnayan sa nauna ng pagtanggal ng biktima sa pwersa ng kapulisan. Muli namang nagpabot ng tulong ang Department of Social Welfare Development sa mga individual at pamilya na labis na naapektuhan ng mga malalakas sa pag-ulan at mga kaso ng pagbaha na dulot pa rin yan ng umiral na shear line noong nakaraang taon. Ang naturang pondo nga ay nagmula naman sa emergency cash transfer ng naturang ahensya. Abot sa 16,235 ng mga benepisyaryo mula sa Katarman, Northern Samar ang nakatanggap ng naturang tulong pinansyal. Nakapagbigay rin ng ahensya ng payout sa mga bayan ng Lavesares, San Jose, Gamay, Lapinig, Mapanas, Palapag, Allen, Bubon, at Lope de Vega, Rosario, Katubig, Lawang at iba pang lugar sa naturang lalawigan. Batay sa datos ng daan ng ahensya, partikular na itong Department of Social Welfare Development Field Office 8 ng 300 million pesos na ayuda para naman yan sa 110,968 na mga benepisyaryo. Ito ang nagmula naman sa mga probinsya ng Northern Samar. Ang emergency cash transfer ay isang tulong pinansyal na binibigay ng ahensya sa mga naapektuhan ng mga kalamidad dito sa ating bansa. Kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers na uuwi na sa bansa. Ngayong araw po yan, ang dalawang seafarers na malubhang nasugatan ng missile attack po yan sa Houthi rebel doon sa bahagi ng Gulf of Aden. Ito nga ang iniulat ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak na itong dalawang Pinoy crewmen ay isasakay sa air ambulance. Tiniyak naman ni Kakdak ang full assistance sa suporta na ibibigay ng dalawa na ng pamahalaan sa dalawa pagdating dito sa bansa. Isa sa kanila ay nasunog ang mukha habang naputulan naman ang paa ang isa pa. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na hindi pa rin ma-retrieve ang labi ng dalawa pang Pinoy na nasawi sa naturang pag-atake matapos na masunog nga itong MV True Confidence na barkong sasakyan pandagat po yan na itake nga itong Houthi rebels sa sinasakyan ng naturang mga Pinoy seafarers. Samantala, nakauwi na nga sa bansa ang tatlong distressed overseas Filipino workers mula naman sa Bahrain. Kabilang dito ang 81 taong gulang na babaeng overseas Filipino workers na may medical condition. Kasama niyang umuwi ng bansa ang isang lalaki at isang babaeng kapwa niya overseas Filipino workers. Dalawa sa tatlong distressed OFWs ay kinukup muna sa shelter ng Philippine Embassy sa Manama bago umuwi dito sa Pilipinas. Pagdating naman sa Pilipinas, ay sinalubong ang naturang mga manggagawang Pilipino ng mga tauhan ng OWA. Pinasalamatan naman ng Philippine Embassy ang Bahraini government sa pagproseso sa repatriation ng tatlong overseas Filipino workers. Mga kabambat Christian Nation, isa na namang kababayan natin ang kinilala ng ibang bansa dahil sa pagpamalas ito ng kanyang natatanging galing sa pagtuturo. Natanggap si Eleuterio Timbol ang isang recognition para yan sa pagtuturo nito ng science and mathematics sa mga public high school students. Ito ay sa katatapos lamang na 24 Azalon Award for Excellence in Teaching Science and Mathematics na ginanap po yan sa New York City sa Estados Unidos. Ayon sa Fund for the City of New York website, ang naturang award ay ginagawad sa mga guro na ginugugol ang kanilang oras at panahon para tulungan ang mga estudyante na umangat sa buhay. Lumaki ni si Timbol sa Pilipinas at isa siya sa 9 na mga anak ng kanyang mga magulang.
Siya ay kasalukuyang nagtuturo sa High School of Law Enforcement and Public Safety. Kinilala ito dahil sa kanyang naging role sa pagpapacilitate ng pagpapalitan ng mga Filipino-American educators sa Pilipinas tuwing summer, gayon din ang pagpapayaman din sa educational landscape ng dalawang bansa. Noong taong 2022, si Timbol ay isa sa 54 na mga guro sa pampublikong paaralan sa New York State na nakatanggap naman ng Gobernador Empire State Excellence in Teaching Award. Sa pagkakataong ito, mga Kabombo at Consternation, kumuha naman tayo ng mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan. Ito namang Manila International Airport Authority. Sinabing nagkaroon ng improvement matapos nga ang sinagawang disinfection ng pest control service sa Ninoy Aquino International Airport. Naturang ahensya naman handa na sa pagdagsa naman ng mga pasahero sa Semana Santa. Ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Ibinahagi ng Manila International Airport Authority na nagkaroon na ng improvement matapos ang isinagawang disinfection ng pest control service sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay Attorney Chris Bendijo, tagapagsalita ng Manila International Airport Authority, matapos ang naiulat na naman na panibagong naispatang mga daga sa paliparan, ay agad na pinulong ni General Manager Eric Ines ang kanilang pest control contractors at muli itong binigyan ng ultimatum. Sakali umano na wala silang makitang substantial improvement ay walang mangyayaring renewal at baka ma-blacklist pa ito sa paliparan. Pero matapos umano ang masusing pag-monitor sa mga housekeeping ay nakitaan nila ito ng improvement. Kasabay nito nananawagan ang Manila International Airport Authority sa mga pasahero na magkaroon ng disiplina, lalapat nakitaan rin umano ang mga ilalim ng upuan ng mga bubblegum. Ang ating housekeeping, normal part na po ng kanilang paglilinis, tinataod po nila yung mga upuan to check kung meron nga pong infestation, kung sakasakaling may makalusot pa rin po, and also to make sure na yung bottom portion ng ating mga gangsters is all thoroughly clean. No? Kasi the other time po, when we inspected, napansin po namin marami pong nakadikit na bubble gum. No? Pati po yun ay kanilang sinascrape off at talagang to make sure na pati yung bottom portion ng ating chairs ay wala pong mga ganyan para wala pong infestation. Sa ating mga sarili po, sana po may disiplina tayo. Samantala, ayon kay Bendijo, handa na sila sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong darating na Semana Santa. May direktiba na umano mula sa Department of Transportation at pirmado na ni General Manager Eric Ines ang memo na Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2024. Sa ilalim nito, nakikipag-ugnayan na ang Manila International Airport Authority sa ilang local government units at Metropolitan Manila Development Authority bilang paghahanda sa inaasahang bigat ng traffic. Nagbigay na rin daw ng direktiba ang General Manager na hindi po pwedeng mag-leave ang lahat ng key officials ng paliparan. Ang mga ito kasi ang magmamando sa bawat itatayong Oplan Help Desk sa kada terminals na tutulong naman sakaling magkaroon ng problema sa papel o iba pa ang mga pasahero. Tiniyak rin ng Manila International Airport Authority na walang interruption na mangyayari sa basic services ng paliparan. Nakahanda na ani Bendijo ang preventive measures ng paliparan para hindi maulit pa ang nangyaring power outage noong nakaraang taon. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras 23 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. The Time Check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagkakataong ito, mga Kabombo at Consternation, kumuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa probinsya. Ito namang bangkay ng treasure hunter na naratrap nga sa kuweba, abay naratrib na sa Bukidnon. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio, Cagayan de Oro. Nagluluksa ang mga pamilya ng apat na mga umano'y individual na unang nasawi kaugnay sa pagsagawa ng treasure hunting sa loob ng kuweba na nakabase sa sityo Tinago, Barangay Kabadyangan, Kadingilad, Bukidnon. Kasunod ito sa matangumpay na pag-aho ng search and retrieval team sa apat na biktima na unang natrap nang magkaproblema ang paghuhukay sana na umano'y nakaimbak ng mga ginto sa ilalim ng lawa nakapaloob sa kuweba. Unang kinilala ang mga biktima na sina retired Army member Bobby Gonzaga, gabayan ng Kibaw, Ivan Galliardo na taga Valenza City, Eduardo Diaz, residente naman ng Don Carlos, at Rodi Sumalpong na mismong taga Kadingilan na pawang nasa legal na edad, lahat nagmula sa probinsya na
Bukidnon. Sinabi sa Bumbo Radio ni Police Regional Office 10 Spokesperson Police Major Joan Galvez Navarro na bagamat nakakalungkot ang pangyayari, subalit inatasan nila ang kanilang local subordinates na laliman pa ang imbisikasyon patungkol sa pangyayari. Bagamat una nang naikwento sa apat na mga survivor na habang nasa water pumping operation sila, mayroong biglang sumingaw na kulay asul na usok na hindi naman matapang ang dala na amoy, subalit unti-unting pumasok sa kanilang katawan hanggang sa nawalan ng buhay. Turned out na yung cost ng usok, no, yung fume is bunga iyon ng ano, yung water pump na dinala ng mga biktima sa loob ng kuweba, kasi yun yung ginagamit nila sa pag-treasure hunt. 3 to 4 minutes na exposure ng tao sa loob ng kuweba, mawawalan talaga sila ng oxygen. Kaya yun yung cost ng pagkamatay ng apat. Mula Bumbo Radio Cagayan de Oro, Bumbo Junel Ukat, para sa number one at most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, Basta Radio, Bumbo! Ito namang pasok sa Rojas City at sa mga lalawigan sa Capiz, sabay suspindido dahil yan sa mataas na heat index sa lugar. Ang buong detalye sa pag-ulat ng Star FM Rojas. Suspendido ang face-to-face classes mula preschool level hanggang senior high school level dahil sa napakatinding init na nararanasan sa Rojas City. Ayon kay Rojas City Communications Group Head, Mr. Melvin Galagate, ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council ng Rojas City ay nagpulong-pulong para sa suspensyon ng pasok dahil sa nararanasan ng matinding init ng panahon sa magkakasunod na araw na umabot pa sa 42 degrees Celsius. Para sa interes at proteksyon ng mga mag-aaral, maging ng mga guro at mga magulang, naglabas ang gobyerno ng Executive Order No. 11, Series of 2024 o ang Localized Suspension of Face-to-Face Classes na magpapatupad ng suspensyon ng klase, epektibo ngayong araw ng Webes hanggang araw ng Biyernes. Dagdag pa dito, napagkasunduan din ng konseho na sa susunod na mga araw, kung ang heat index sa Rojas City ay tumaas pa sa 40 degrees Celsius, automatiko na ipapatupad ang suspensyon ng face-to-face classes at pansamantalang ipapatupad ang modular o blended learning. Samantala, sa mga mag-aaral naman na nasa kolehiyo, ang desisyon sa suspensyon ng klase ay nasa direktiba ng pamunuan ng kolehiyo o universidad. Kung matatandaan, kahapon araw ng Miyerkules ay nakapagtala ng highest heat index ang Rojas City na umabot pa sa 42 degrees Celsius na pinakamataas na naitala sa magkakasunod na araw sa buong Pilipinas. High heat index dito sa may siyudad sa Rojas. Nagpagawa sa resolusyon ng atong sining LDRRMC na magpatigayon sa pagpagawa ang alkaldi sa siyudad sa isang executive order, Executive Order No. 11, Series of 2024, na nagapayag sa localized suspension of face-to-face classes from preschool to senior high school in both public and private schools within Rojas City on March 14, 2024 to March 15, 2024 Friday due to high heat index as experienced and forecast by Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration. At yan ang balita mula dito sa impina ng Star FM Rojas, Star DJ Joyce nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo! Samantala, ang produksyon naman ng asukal sa Negros Occidental na malaki raw ang ibinaba dahil sa El Niño phenomenon. May pag-uulat dyan ang Bumbo Radio Bacolod. Inihayag ni Sugar Regulatory Administrator Pablo Luis Ascona na may malaking pagbaba sa produksyon ng asukal sa lalawigan ng Negros Occidental kasunod sa epekto ng El Nino. Ayon dito, nag-drop sa 10% ang produksyon at ilan sa mga malalaking milling company sa bansa ang nagsara, habang ang iba naman ay nagpapahayag na rin na magsasara ngayong buwan. Dagdag pa nito, may pagbaba rin sa produksyon ng mga malalaking sugar planters mula sa ibang lalawigan. Ngunit sa ngayon, may na-produce ng 1.55 million metric tons ng asukal na mas mahigit pa kung ikukumpara sa na-produce noong nakaraang taon. Aminado rin ito na nakakagulat ang tinitignan closure ng ilang milling companies, katulad na lamang ng nasa Tarlac na nagsara na. Kasunod naman dito ay ang Capiz at URC sa Pasig, Iloilo. Sa ngayon,
sa pagsara ng mga milling company, hindi pa matutukoy kung kayang abutin ang inisyal na target na 1.85 million metric tons ngayong taon. Nilinaw ni Ascona na base sa kasulukuyang supply at withdrawal data, hindi pa kinakailangan ang importasyon ng asukal. Kahit na marami ang tumutulak sa kanya na magpalabas ng statement na walang importasyon ngayong taon. Ngunit ayon dito, kung dadating ang panahon na tataas ang withdrawals at maubos ang supply at nagpalabas na ito ng statement, kanya naman itong ibabaktrak. It is very well stated in the sugar order that based on our current supply and withdrawal data, we do not need to import as of this time. So some people wanted me to make a statement that we will not import in 2024. However, it's only March. And we really don't know if withdrawals suddenly increase and we run out of sugar. And I've already made that statement. I will have to backtrack on a statement. So I'm sure all these people know that that statement is not possible. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Denver Quijano. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bumbo! Ito namang isa sa pinakamalaking universidad sa Western Visayas na tinaguri ang Home of the Top Notchers ay nalalagay sa kontrobersiya matapos mag-leak umano itong questionnaire sa entrance examination nito. Ang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio, Iloilo. Nalagay ngayon sa kontrobersya ang isa sa pinakamalaking universidad sa Western Visayas matapos nag-leak umano ang test questionnaire sa college admission test kung saan higit sa 20,000 mga estudyante ang kumuha ng pagsusulit. Sa brayam ng Bombo Radio Iloilo kay Dr. Jose Lito Villaruz, presidente ng West Visayas State University, sinabi dito na bumuo na siya ng komitiba na siyang mamumuno sa investigasyon sa umano'y nangyaring leakage. Ayon kay Villaruz, natanggap na nito ang formal complaint kung saan ang kumalat na questionnaire ay kapareho mismo sa laman ng pagsusulit na kinuha ng isa sa mga takers. Tinitingnan na rin umano nila ang angulo na posibleng may gusto lamang manira sa integridad ng universidad na tinaguri ang Home of the Top Notchers kung saan lagi itong nangunguna sa bansa sa Nursing Licensure Exam, Licensure Examination for Teachers at Physician Licensure Examination. Ang West Visayas State University ay isang state university kung saan 100% na libre ang matrikula kagaya ng tuition, miscellaneous at student fund. Napag-alaman na sa College of Law rin sa nasabing universidad, nagtuturo si First Lady Liza Araneta Marcos. My knee-jerk reaction actually was to conduct an urgent investigation on this matter to establish the authenticity of the claims that there was indeed a leak. Really, there was indeed a leak or wala. So an investigation is currently ongoing. The university always maintains the integrity of the assessment methods or examinations that we give. We give authentic assessment of our students. Si Dr. Jose Lito Villaruz ang presidente ng West Visayas State University. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Bicolana Indigenous People Unit Focal Person, magiging kinatawan raw ng Pilipinas sa pilot implementation ng Luxembourg Global Learning Event. May pag-ulat siya ng Bombo Radio Legazpi. Inaasahan na magdadala ng maraming mga oportunidad para sa Pilipinas ang pagiging bahagi ng bansa sa isang event ng United Nations sa Europa. Sa paniyam ng Bombo Radio Legazpi kay Hanilyn Milyamina Lopez, sinabi nito na malaking karangalan na maging kinatawa ng bansa sa pagdalo sa Luxembourg Global Learning Event na pangungunahan ng United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, kabilang kasi ang Pilipinas sa mga inimbitahan na dumalo sa pilot implementation ng programa kasama ang Colombia, Nigeria at South Sudan na layunin ang aktibidad na magkaroon ng community engagement sa mga nagbibigay ng humanitarian intervention at serbisyo sa mga marginalized at vulnerable sectors. Si Lopez kasi ang kasalukuyang Regional Indigenous People Unit Focal Person ng Department of Social Welfare and Development, Bicol. Iginiit nito ang kahalagahan ng pagrepresenta sa mga katutubo upang walang maiwan sa pag-unlada ng isang komunidad. Positibo naman si Lopez na malaking tulong ang pagdalo niya sa aktibidad upang maibahagi ang sitwasyon ng pamumuhay sa Pilipinas, lalo pa't maraming mga donors ang dadalo. Resilience-based
participatory community appraisal na kung saan po tinitingnan po nila yung mga community assets, yung strengths po ng community para po maging tailored fit yung bawat intervention, humanitarian intervention sa ating pong mga komunidad o sa mga tao po sa komunidad. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wandas na nag-uulat for the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Balita pa rin mula sa ating mga probinsya, ito namang depresyon, abay posibleng rason sa pagpatay ng isang ama sa kanyang mag-iina sa loob yan ng kanilang tahanan sa Hawaii. May detalye ang Bombo Radyo Vigan. Posibleng depresyon ang rason kung bakit pinatay ng isang lalaki ang kanyang asawa at tatlong anak bago nito kinitil ang kanyang sarili sa kanilang mismong tahanan sa Hawaii. Ang mga anak ng suspect ay nasa edad na 10, 12 at 17. Sa panayam ng Bombo Radyo Vigan kay Bombo International News Correspondent Lydia Pavon na nasa Honolulu, Hawaii, mayroong mga nakarinig sa nangyaring pag-away sa loob ng tahanan ng Oda family noong araw ng Linggo, kaya sila tumawag sa otoridad. Aniya, muli nakatanggap ng tawag ang mga pulis sa sumunod na araw, kaya nagresponde sila pero walang umanong sumagot, kaya agad ding umalis. Ngunit nang nakatanggap muli ng isa pang tawag, doon nila pinasok ang bahay at nakita ang apat na biktima na mayroong maraming saksak sa katawan. Narekobre rin ang bangkay ng ama na hinihinalang suspect, ngunit iniimbestigahan pang rason ng kanyang pagkamatay. Gayunman, hindi na naglabas pang otoridad ng ibang detalye kung anong nakita nila sa nasabing bahay bilang respeto sa privacy ng nasabing pamilya, at dahil na rin ongoing pang investigasyon kahit nakumpirma ang murder-suicide ang nangyari. Idinagdag ni Pavon na mayroong chiropractor business ang suspect at sinabi ng mga kliyente nito na mayroon silang nakikitang pagbabago sa ugali. Payo pa nito sa mga mayroong mga problema na humingi ng tulong kung kailangan upang magkaroon ng maayos na relasyon sa pamilya at sa ibang tao. Because they want to protect the privacy and sensitive details of the crime. The next step is to find next of kin. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Vigan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Cyrilan Gabriel nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ito namang lalaking hiniwalayan ng kanyang kasintahan dyan sa Isabela, abay tumalon sa tulay, patay. Ang detalye sa pag-ulat ng Bombo Radyo Kawayan. Nasawi ang isang lalaki matapos na tumalon sa ginagawang tulay sa Barangay Calamagi, San Pablo, Isabela dahil umano sa pagkikipaghiwalay ng kanyang nobya. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Major Ruel Meña, ang hepe ng San Pablo Police Station, sinabi niya na batay sa kanilang investigasyon hapon ng 11 ng Marso, anya tumalon ang lalaki sa tulay dahil sa pagkikipaghiwalay ng kanyang nobya at bumagsak sa mabatong ibaba ng tulay. Ayon kay Police Major Meña, maaring nais magkipagbalikan sa kanyang dating nobya, ngunit ayaw na nito na naging dahilan naman ng pagtalon sa tulay na nasa mahigit 20 metro ang taas. Nagawa pa namang isugod ng mga rescuers sa Milagros District Hospital sa Kabagan, Isabela, ngunit binawian din ito ng buhay habang nilalapatan ng lunas. May buhay pa siya nung ating sinaklolohan na pinagsanib na puwersa ng ating kapulisihan, ang MDRRMO personnel at saka mga BFP personnel, at naitakbo pa sa hospital ng Milagros District Hospital sa may parte ng Kabagan, ma'am. Subalit, siya po ay binawian ng buhay habang kasalukuyan po siyang nilalapatan ng lunas, ma'am. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nagulat. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, si Israeli Ambassador naman nakipag-usap kay Vice President Sara Duterte tungkol sa International Holocaust Day. May pag-ulat dyan ng Bombo Radyo Lawag. Sinabi ni Israeli Ambassador Ilan Flas na nakipag-usap siya kay Vice President Sara Duterte tungkol sa International Holocaust Day. Anya, sinimulan nila ang programa kasama ang Departamento ng Edukasyon mahigit 2 taon na ang nakararaan.
Ang programa ay ginaganap taon-taon sa araw ng Enero 27 bilang pagdiriwang ng International Holocaust Commemoration Day. Ipinaliwanag niya na ang Holocaust na ito ay isang pag-alala sa mga biktima at nakaligtas sa patuloy na sagupaan sa pagitan ng Israeli Defense Forces at mga grupo ng Hamas. Ibinunyag niya na nakuusap nila si Vice President Sara kung saan nagpa siya ang bansang Israel na magsagawa ng exhibition sa Holocaust upang ipakita sa Pilipinas at sa mga Pilipino upang maunawaan ang layunin nito. Bumisita ang Israeli Embassy sa bansa kamakailan kung saan ipinaliwanag nito kung ano ang layunin ng programang ito. We started the program with DepEd 2.5 years ago of commemorating the Holocaust every year as the 27th of January, the International Holocaust Commemoration Day, where we it's the day that the death camp called Auschwitz-Birkenau was released. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Luwag. Ito si Bombo Romney Kimuyuga para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Past Radio Bombo. Bombo Sports News. Ito namang Pac-Man team, abay nakahanda na sa posibleng laban nga kontra sa undefeated American boxer na si Connor Ben. Ang detalye sa tinutukan niya na ng Bombo Radyo Jensen. Handa ang Pac-Man team kung sakaling matuloy ang Pacquiao Ben fight. Ito ang naging pahayag ng coach ni 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao na si Buboy Fernandez. Kaugnay ng balitang babalik si Pac-Man sa kanyang professional boxing career para harapin ang American at undefeated boxer na si Connor Ben. Nilinaw naman ni Coach Buboy na hindi niya pangungunahan ang desisyon ng pambansang Kamao at manager na si Jinky Pacquiao. Sa ngayon anya, nakatutok sila sa training ni Pac-Man para sa kanyang nalalapit na exhibition fight kontra kay mixed martial artist na si Buakaw Banchamek. Sa kasalukuyan kasi, may pinaplansa sila na posibleng pagbabago sa venue ng naturang exhibition fight. Sa likod nito, inamin din ni Coach Buboy na noong pumutok ang balita sa posibleng laban ni Pacquiao at Ben, ay agad niyang pinag-aralan ang estilo ng undefeated American boxer at sinabi nito na ngayon pa lamang ay may mga techniques na sila na gagamitin sa naturang laban. Sa Connor Ben, ang sinasabi lang man ng Pac-Man under negotiation. Ang sa atin lang dito, kung ano yung sasabihin ng senator natin, doon tayo. Pero sa about sa negotiation sa fight, only the senators and then syempre yung sa manager namin na si Ma'am Jinky. Sila naman kasi din. Basta ako, pag dumating si Senator sa dito sa gym, gagawin natin lahat para sa kanya, para po mabigyan natin ng magandang kondisyon. Connor Ben, hindi natin pwedeng maliitin. Okay. Magaling, undefeated, warrior, but kailangan na mapag-aralan mabuti. Kasi hindi natin pwedeng, sa tulad na nasabi ko, maliitin. Kasi ito may lakas, tsaka undefeated, walang talo eh. So talagang mahirap. But pinanood na natin the last two nights, pinanood kaagad natin, no? Kung baka sakali, kung yun ang maging kalaban natin. So alam na natin yung gagawin natin. So pinag-aralan natin na mas maaga. So maganda naman. Matatandaan na ibininyag noon ni Pacquiao na babalik siya sa kanyang professional career at harapin ang mga magagaling na boxers na gusto siyang makasagupa sa boxing ring. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Levy De Leon. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, bago po ang ating Horacio Imperata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban sa Bombo News Center, maaaring po niyong matunghayan ang ating 31 full digitalized AM at FM stations. At para sa mga karagdagang mga balita at mga mahalagang impormasyon o galing tumutok sa mga social media live ng ating mga provincial stations. At para sa ating mga kababayang Ilocano, syempre, nariyan ang Bombo Radyo Kawayan, ang Bombo Radyo Baguio. At para naman sa ating mga manonood at mga tagapakinig ng mga Pangasinense, syempre, nariyan ang Bombo Radyo Dagupan. At para naman sa ating mga kababayang Bicolano, nariyan ang Bombo Radyo Legazpi. Mga kabamba't Kester Nation, inyo rin po magpatutunghaya ng Bombo Radyo sa iba't iba pang panig ng Luzon. Nariyan ang Bombo Radyo Tagigaraw, Bombo Radyo Luwag, Bombo Radyo Vigan, Bombo Radyo La Union, at maging ang Bombo Radyo Naga.
Samantala mga kabomba at Christianity, narata naman po ang Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number one and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!